Ilang daang taon na ang nakalilipas, ang mga residente ng Dombes, isang rehiyon sa silangang bahagi ng France, ay pinupuri at kinikilala ang isang santo na sinasabing tumutulong na protektahan ang mga sanggol mula sa mga sakit at kapahamakan. Nananalangin sila sa kanyang pangalan at dinadala ang mga sanggol sa kanyang libingan para ito ay mapagaling. Ang ganitong mga kwento ay hindi na bago sa paniniwalang panrelihiyon ng mga tao sa buong mundo. Ngunit ang santong ito ay hindi tao kundi siya ay isang aso. Pero bago natin ituloy ang kwentuhan, huwag mo munang kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para updated ka sa mga susunod nating video. Ayon sa kwentong bayan na nagmula pa bago dumating ang 12th siglo, ang santong si Saint Genefort ay isang aso na may lahing greyhound o asong malalaki at payat na may kakayahang tumakbo ng napakabilis ay pagmamay-ari ng isang mayamang mandirigma. Isang araw, ang mandirigmang iyon at ang kaniyang asawa ay umalis at ipinagkatiwala ang kanilang sanggol sa nurse na tagapag-alaga nito at ang mapagkakatiwalaan nilang aso. Nang bumalik ang mag-asawa, nadatnan nila ang sirasirang mga gamit sa higaan ng kanilang sanggol at nagkalat ang mga bahid ng dugo sa simento at pader sa naturang kwarto. Nakita rin ng mag-asawa ang asong si Genefort na punong-puno ng dugo ang ilong at bibig nito. Inakala ng mandirigma na ang asong si Genefort ang gumawa nito at inakalang pumatay sa anak niya, kung kaya't agad niya itong pinagtataga hanggang sa mapatay niya ito. Ilang sandali matapos nitong mapatay ang aso, narinig niya ang iyak ng isang sanggol at natagpuan niya ang kanyang anak na malusog at ligtas na nasa ilalim ng higaan nito at katabi nito ang isang ahas na punong-puno ng dugo at kagat na naging dahilan sa pagkamatay nito. Napagtanto ng mandirigma na pinatay niya ang asong inakala niyang pumatay sa kanyang sanggol, ngunit ito pala ang nagligtas laban sa panganib na dumating dito. Bilang kabayaran, inilibing niya ang aso sa isang balon at nagtanim ito ng napakaraming puno at halaman sa paligid ng libingan nito. Di kalaunan, nang malaman ng mga mamamayan ang kabayanihan ng aso, dumagsa ang napakaraming tao para bisitahin ang balon kung saan inilibing si Genefort at isinasama nila ang kanilang mga anak na may mga sakit at himala nitong napagagaling ang mga batang dinadala rito. Hanggang isang araw, may isang lalaking kinilala sa pangalang Stephen of Bourbon ang nagsabing ang ritual ng pagdarasal sa aso ay isang paraan ng pagtawag sa Diablo, kung kaya't hinukay niya ang libingan at kinuha ang bangkay ng aso. Sinira nito ang libingan, pinutol ang mga puno at halaman bago nito sunugin ang bangkay ng naturang aso. Ngunit matapos ang pangyayaring iyon, ang kulto ng santong aso na si Genefort ay hindi natapos. Nagpatuloy ang pagsamba at pagdarasal ng mga lokal na mamamayan sa bangkay ng naturang aso. Taong 1870, natagpuan ng isang mananambal ang balon na pinaglibingan kay Genefort at natagpuan naman ng isang historian ang mga ebidensya na patuloy na sumasamba ang mga tao sa asong santo hanggang sa matapos ang unang digmaang pandaigdig. At ang kasaysayan ng santong si Genefort ay tuluyang nalimutan at naglaho noong kasagsagan ng 1960s. Bagamat hindi kinilala ng simbahang Katolika ang tungkol sa santong aso na si Genefort, ang mga taong tapat na tagasunod ng santo ay patuloy na ipinamalita ang kadakilaan ng aso at itinuring nila itong santo ng mga bata at maging ng mga sanggol na may sakit. Hanggang dito na lamang muna mga to, maraming salamat sa inyong pakikinig.